Okay, good day everyone. So ngayon na i-guide ko naman kayo para sa inyong MAPE grade 7 quarter 1 or first quarter week number 3. Okay, so may mga previous na tayong videos from week 1. We also have week number 2, and today I will be guiding you for the week number 3. Okay, so let's get started. Okay, so ngayon ang inyong module ay pang week 3 na. Okay, so simulan na natin siya sa activity ha. Kasi alam nyo naman yung mga first part eh. Pwede nyo nang basahin yan. Okay, let's talk about the first part of our activity. So music muna tayo. Okay, so meron tayong ditong horn, bostel, sax, classification of musical instruments. Okay? So ito yung makikita nyo sa modules ninyo. Sorry. So we have here earphones. Okay? Pag sinabing earphones, it produce sounds primarily by causing a body of air to vibrate. Okay? So, ang ginagamit ay air. So, para medyo madaling tandaan, earphones. Okay, pag sinabing earphones, yan ay mga instrumento na naglilikha ng tunog sa pamamagitan ng hangin. Okay? Sa hangin, siya nagkakause ng vibration. And that vibration creates the sound or produces the sound. Okay? Next, chordophones. Pag sinabi natin chordophones, it produces sounds through its vibrating strings. So, merong string, no? Merong mga string tayo na hinihit or in-strike. Tapos, yun nag-create ng vibration. Tapos, nag-create siya ng sound. Okay? So, chords. Chordophone. May string. Okay? Mamaya, bibigyan ko yung example. Next, idiophones. Pag sinabi natin idiophones, produce sounds primarily by the vibration of the instrument itself. Okay? So, yung mismong instrumento na yon, wala siyang kwerdas, wala, hindi mo siya iihipan. Strike mo lang siya, tapos yung creation, yung vibration, dun siya nagmumula mismo sa mismong instrumento. Okay, mamaya makikita nyo kung paano. Ibigyan ko yung example. And then we also have membranophones. Okay? Membranophones produce sounds primarily by way of a vibrating stretched membrane. So, meron siyang membrane. Pag sinabi natin membrane, meron siyang parang merong balat, no? Parang may balat siya na naka-stretch. Tapos yun yung i-strike mo, mag-create siya ng sound. Yun siya. Yun ang membranophone. Okay? And then, electrophone produce sounds which are generated by electricity. So, pag walang kuryente, hindi mo siya mapapatunog. Okay? So, itong mga instrumento na to, kailangan ng kuryente, kailangan ng electricity para sila ay gumana or mag-produce ng sound. Okay? Kumbaga, yun ang kanilang kailangan. Okay? Yun ang dahilan kung bakit sila nakapag-produce ng sound. Kaya, electrophone ang tawag. Okay. So, ngayon, let's talk about this. But before we proceed with this activity, so groupie, kasi nakalagay dito ay group the different instruments mentioned above according to horn, bostel, sax classification of musical instruments. Okay? So ngayon, gagawin natin, mapakita ko muna sa inyo ang tinga lang. Okay. Ito muna tayo sa ano. Bago ko pakita yan, ano ko muna? Wait lang ah. Ngayon, pakita ako sa inyong picture. Yan. Okay? So, kita nyo yan, di ba? Meron tayo ng iba't ibang instruments. Okay? So, meron tayong trumpet. Ito, nakikita nyo yung cursor ng aking computer. Yan. So, trumpet yan. Okay? Ito naman, xylophone. Okay? Ito naman ay electronic keyboards. We also have the violin. We also have the snare drum. Ayan. So, yung lima yan. Okay. Itong trumpet,
Okay, makikita nyo yan. Ilalagay nyo siya mamaya doon, okay? So, ito ay mga example ng what do you call this? Mga iba't-ibang instrumento, no? Sa classification, itong trumpet ay considered as ano yan? Okay? So, trumpet kailangan ng hangin. So, yan ay isang uri ng earphone. Okay? Kasi kailangan mong ihipan para mag-create ng sound. Okay, next we also have the xylophone. Siguro familiar kayo dito. Okay. By the way, aside from trumpet, meron pa tayong iba't ibang mga uri ng earphones. Okay, meron tayong flute, may French horn, merong ano pa ba? Recorder, clarinet. So lahat ng inihipan na instrumento, they are all considered earphones. Okay? Malinaw 'yun ha. And then we have the xylophone. So, xylophone, meron kang hammer. So, i-hit mo tong mga to, tong mga bakal na to. Okay? Not necessarily bakal lang, no? May iba pa, no? So, pag hinit mo yung bakal na yan, yung sound nag-create, yung sound ay nanggagaling dun sa vibration mismo. Okay? Ng bakal na yon, ng instrumento na to. So, that's why the sound is created by itself, no? Hinit mo siya, tumunog siya, yun siya. Xylophone, isa siyang idiophone. Okay? Ano pa ang mga example ng idiophones? Cymbals. Yeah, pag hinit mo yung cymbals, pa, yung mismong cymbal yung mag-create ng vibration at tunog. Okay? Meron din tayong gong. Alam niyo yung gong? Sabi, sa tawag ng tanghalan. Diba? Pag hinit yung, bang! Nag-create siya ng sound. Siya mismo yung nag-create ng sound. Okay? Meron din tayong maracas. O kaya, pwede rin shaker. Pag sinishake natin, yun mismo siya. Okay? So, lahat ng instrumento na nag-create ng sound by itself, they are all considered idiophones. And then, we have electronic keyboards. Yan. Diba, ang tawag natin iba dyan, piano, organ. Pero, ang pinakaano dyan is electronic keyboards. Okay? So, pwede kang mag-create ng sound ng piano dyan, pwede kang mag-create ng sound ng organ, even flute nga, pwede. Pero, considered siyang electronic keyboards, electrophone siya, okay? Electrophone siya, kahit kaya niya mag-produce ng halos lahat ng sound na meron tayo. Even huni ng ibon, kaya niyang nandyan siya eh, no? Naka-program. Pero, dahil nga naka-program siya, kailangan niya ng kuryente para siya ay tumunog. Pag hindi mo isinaksak yan, hindi yan tutunog. That's why it is considered electrophones. Okay? And then we have the next example. Instrument. It's a violin. Alam ko, familiar kayo dyan sa violin na yan. Okay? So, makikita nyo ang violin na yan. Merong bow. Ito. Merong bow. Okay? Tapos, meron siyang string din. Yung bow na yon, ginagawa ay hinahagod natin tong strings na to. And then, it creates the vibration that produces the sound. Okay? So, may string siya. Definitely, chordophones yan. Okay? Chordophone yan. So, ano pang example ng chordophones? Meron tayong, ito yung pinakasikat, gitara. Okay? Sir, paano pag yung electric guitar? Okay, pag electric guitar, considered electrophone yun. Okay? Electrophone. Tapos kailangan mo pa rin isaksak yun sa amplifier, which is kailangan pa rin ng kuryente para marinig mo yung tunog niya. Okay, but this one, violin, it's chordophone. Pero pag yung violin mo ay electronic violin, electrophone na siya. Okay? So, yan. Ganang gitara. Basta kailangan, pag-acoustic yan. Pag-acoustic yan talaga, ano yan. Chordophone yan. Okay? Meron tayong bandurya. Merong bajo de arco. No? Merong sitar. Yan. Ano yan? Chordophones. And then lastly, we have this. Yan, familiar din kayo dyan. Snare drum. Okay? So, maraming klase ng drums. Okay? May bass drum, snare drum. Sa drum set natin, di ba, may mga yan. May pedal, di ba? Sa pedal. Bass pedal, tawag. Tapos, may tom-toms, floor tom. Yan. Yan ay merong naka-stretch na membrane. Parang balat dito, no?
So, yan ay isang uri ng membranophone. Okay, ano pa mga iba't ibang uri ng membranophone? Vongos. Okay? Yan, basta merong timpani. Maring di kayo familiar doon, pero try nyo search kung may internet kayo. Yan, basta merong naka-stretch na membrane, yan ay uri ng membranophone. Okay? So, I hope that is clear and okay, we will proceed with the next part. Okay, sigyan muna natin to. Sige, para sa inyong module, balik tayo dito. So, yan. So, and yung mga classifications. Okay, so, ganito gagawin nyo. Yung pinakita ko kanina na mga pictures, okay, ilalagay nyo dyan. Ilagay nyo yung mga instrument na yun, kung saan sila nabibilang. Actually, binanggit ko na rin kanina, no? Binanggit ko na siya kanina. So, lalagay nyo siya dyan. Okay? Kasi wala dito eh. Group the different instruments mentioned above according to Hornbostel-Sachs classification of musical instruments. So, apat lang yun nandito. So, pili kayo dun sa lima na yon, lagay nyo dyan. Tapos, pwede nyo rin dagdagan. Kanyara, may naisip kayo na, ay, ito. Yung instrumento wala dun sa example ni sir, pero earphone siya. O, sulat nyo dyan. Okay? Sulat nyo lang yung name ng instrument. Hindi nyo ito drawing ha, sulat nyo. Okay? So, yun ang gagawin nyo sa part na to. Sa activity 1.1. Now, for the activity, actually, this is activity 1.2. Dapat ito, 1.2 ha. Kasi activity 1 pa rin siya. Let's see. We can just say this is activity 1 and this is activity 2. Okay, this is activity 2. So, on the right group. So, ang direction niya is search and classify the different musical instruments of the following musical group below. Okay. So, meron tayo dito ang earphone, cordophone, pidiphone, membranophone, electrophone. Okay? So, makikita nyo sa module niya yan. So, sir, ano to? Combo. Sabing combo, music band. Okay? Yung combo, yung parang yung mga paborito natin banda, di ba? May gitara, may bass, may keyboards, may drums, yan. So, ang gagawin nyo is search and classify the different musical instruments. So, sa combo, ano ba yung mga instrument? Yung nga, binanggit ko. Gitara, no? Electric guitar. Electronic keyboards. Ano pang ano? Drums. Di ba yung drums? May cymbals. So, pwede nyo lagay. Dito, saan nyo lalagay? Yung earphones. Meron ba doon? Wala, edi walang lalagay. Cordophone. Meron bang cordophone doon sa mga instrumento na nabanggit ko sa banda? Okay. So, lalagay niya. Idiophone, meron din ba? Membranophone, meron din ba? Electrophone, meron din ba? Okay. So, drum and lyre naman. So, pag sinabing drum and lyre, yung merong drums, no? May nagda-drums. Tapos, drum and lyre, meron siyang mga xylophones, no? May glockenspiel. Ayan. So, I'm sure familiar kayo kasi sa elementary merong mga drum and lyre bands, no? So, isipin nyo yung mga naaalala yung instrumento na nandoon. Isulat nyo kung saan dyan. Okay? Sulat nyo yan dyan. Ilagay nyo kung saan. Kung nyari, may naisip kayo instrument. Ah, ito yung instrumento na to. Ah, ito, ano to? Cordophone yun eh. Ganyan. O kaya, idiphone yun eh. Okay. Lalagay nyo kung saan nyo naalala nyo dyan, ha? Na instrumento, tapos kung anong uri siya ng instrumento. Okay? And then, orchestra. Sir, ano yung orchestra? Sorry. Ang orchestra, marami yung iba't ibang grupo or sections ng mga instrumento. Okay? So, yan. Halos lahat yan meron. Sa orchestra kompleto yan, meron yan lahat. I-identify nyo lang kung ano yung mga instrumento na nasa orchestra. Na earphone, ano bang instrumento sa orchestra ang cordophone, ano ba sa orchestra ang idiphone doon, membranophone, electrophone. Okay? So, kahit tig-iisa lang, walang problema. Okay? Is that clear? I hope yes. Okay. So now, let's proceed to the next part. Art activity. Okay. So, tignan nyo itong picture na to ha. Tignan nyo itong picture na to. Yan. Meron kayo dyan. Yan na ba to? Magayon Festival.
Tapos ito naman isa ay kultura from Bicol. Ito naman ay craft making using seagrass. Ito isa naman ay apaka native products. Okay, so one of the prides of Bicol. So mapansin niyo mga ano yan, mga woven products. Okay, so para sa activity na yan, ang kailangan yung materials ay ito. Used juice foil pack or wrappers. So kung meron kayong mga, di ba, mga basura na actually, mga foil packs, mga yung sa sesto, yan, pwede yan. O kaya wrappers, mga pambalot na yan, plastic, pwede rin papel, okay lang yon. Straw or anything that can fold or weave. So, pwede rin kayong gumamit ng straw. Yan, pwede yan. Okay? Coconut leaves, pwede rin. Or anything that can be woven. Dito weave, ha? That can be woven. Past participle yun dapat. Okay. So, kahit anong sa mga yon, basta pwede nyong itupi, no? Mahabi. Okay? So, yan. Kaya ang procedure is cut the foil or anything na yun sa materials according to colors. Mas maganda, iba't ibang kulay para may pattern na maganda. Fold and weave them into a bag. Sir, paano namin gagawin yun? Mamaya, papakita ko sa inyo. Okay? Tapos, you may put similar colors together to create a unique design. Bahala na kayo kung paano ang combination ng inyong mga, what do you call this? Design, no? Combination ng mga colors para mag-create kayo ng design. Okay, now I'm going to show you an example. Okay, ito. Ganyan lang, no? Napakasimple. Ito ay example lang, dalawang kulay lang ito. Okay, dalawang kulay lang siya. Okay? So, yung ano na yan, yung pula, tapos asul. Okay? So, pwede kayong mas maraming kulay. Pwede may green din. Meron. Kapag kayo ay nahihirapang maghanap ng mga materials na nandun, nakaindikit sa module ninyo, pwede kayong gumamit ng colored. Okay? Colored paper. Okay? Pwede rin used magazine or newspaper. Sa tingin nyo, pwede nyong gamitin. No? Kanyari, hindi na ginagamit sa bahay. Pwede nyo siyang gamitin. Kung wala kayo ng mga materials na nandun sa module. Okay? Pero kung meron, mas maganda. Okay? So, kung wala, colored paper or anything na pwede nyong gamitin para dito. Okay ba yon? So, ayan siya. Nag-overlap lang, no? Yung isang dito, ayan, ganyan nyo muna yung isang part, kunyari, yung asul, tapos padaanin nyo dun yung red. Ibabaw, tapos ilalim. Pwede ring ibabaw, tapos dito ilalim. Ito, ibabaw, ilalim. Okay? You can ask your parents. I'm sure they know this. Okay? Napakasimple lang ito. So, pag nakagawa na kayo niyan, ng isang nakalatag na ganyan, pwede nyo na siyang ihulma na parang basket. Okay? I will allow that. So, kahit maliit lang, hindi kailangan sobrang laki. Kailangan nyo lang matutunan kung paano yung basic na pag-hobby. Okay? Yung weaving. Is that clear? Okay, so ito ang gagawin nyo for the art activity, okay? So, yan. So, let's go back to our module. Okay, so si module, ayan na, no? Yan ang criteria natin. So, basahin nyo dyan para makuha nyo kung paano nyo ba siya gagawin. Okay, originality. Okay, kailangan may creativity kayo. Resourcefulness. Organization. Makikita natin sa design nyo yan. Tapos, degree of difficulty. So, pag basic, okay lang. Walang problema sa akin, no? Pero kung nakita ko na ikaw talaga ay mayroong talent na mayroong kang, kumbaga, sa kang genius at nakita ko ng ginawa mo ay higit pa sa binigay kong instruction, okay? May points din yan. Okay? Alright. And then, after you do that, you're going to answer this part. Okay? So, ayan. Ang number one na question, what have you learned after studying the arts and crafts of Bicol in terms of, yan, sagutan nyo to, process of making, yung proseso ng paggawa, ano ang natutunan mo, anong masasabi mo dun habang ginagawa mo siya. Okay?
Susunod, materials used sa mga ginamit mong materyales sa paggawa nito. Ano ang masabi mo? Anong natutunan mo? Okay? Kunyari, natutunan ko na ang papel pala ay pwedeng gawing ito ganyan. Alright? And then, elements of arts observed. Kamusta ba yung colors? Kamusta ba yung lines na nagawa mo? Kamusta ba yung shape na nagawa mo? Lalagay mo dyan. Okay? Again, mga anak, I will allow you to answer in Filipino. Okay? Okay lang sa akin. Pero kung you can answer in English, that's good. Okay? Pero, yun nga, for as long as naintindihan ko siya, kahit Tagalog yan, walang problema sa akin. Okay, malinaw tayo doon. And then number two, in your own opinion, how can you make your own crafts artistic and enjoyable? Paano mo daw magagawa, okay, sa sarili mong opinion, paano mo daw magagawa na yung sarili mong yung craft mo, okay, yung ginagawa mo, yung pagkakagawa mo ng mga bagay na katulad nun sa weaving, paano mo siya magiging magagawang mas artistic at saka katuwa-tuwa, no? Mai-enjoy mo siya. Ano ba Tagalog ng enjoy? Masayahan ka, no? Hindi ka mabobore, hindi ka maiinis, gano'n. Ano sa tingin mo pwede mong magawa para maging masaya siya? Masaya siyang gawin. Okay? And then for number three, after learning the arts and crafts of Bicol, what do you think is the unique feature of Bicol compared to the other or other places in the Philippines? Ano daw sa tingin ninyo? No, after natin na magawa yon. By the way, yung weaving na yon ay pride ng Bicol, no? So, after you learn that, ano daw sa tingin niyo yung unique? Pag sinabi natin unique, yung talagang sa kanila lang makikita. No? Yung unique na feature, yung katangian ng weaving na yon sa Bicol, which is their pride, kumpara sa ibang mga lugar sa Pilipinas. Okay? So, siguro kung hindi nyo masyadong makomprehend yun, ilagay nyo na lang kung sa tingin nyo yung pinakanatuwa kayo dun sa ginawa ninyo na, of course, galing sa Bicol yun, yung weaving na yun. Okay? So, lagay nyo dyan kung ano sa tingin nyo yung talagang pinaka sa tingin nyo yung magandang katangian ng ginawa ninyo na yun, which is weaving. Okay? Malino ba yun? Okay. Sige, and then we have the fourth question. What have you learned after studying the arts and crafts of Bicol region? Ano ba yung natutunan mo nung tungkol sa paghahabi, tungkol sa pag-weave? Okay? So write your discoveries. Ano ba yung mga na-discover mo habang ginagawa mo siya? So you can connect that here. No? Process of making. So pwedeng konektado siya dun sa number 4 na question sa module ninyo. Okay? So, I'm praying and I hope everything is clear. Okay, mga anak ha? Pwede nyong balikan tong video if you forgot something. Okay, let's proceed sa PE. Okay, off ko muna yung ating music. Pause ko muna kasi meron akong ipapanood sa inyo. Okay. So, bago tayo mag-start dun sa PE. Okay. So, ipi-play ko to. Ito ay mga dynamic exercises. Okay? Para sa PE ninyo. Okay. I'm gonna play it now. And then you listen, okay? Thank you.
So, yun ang video natin. Okay, so nakita nyo, meron tayong iba't ibang mga dynamic exercises na pinakita doon. Okay? So, yan. Sa PE nyo, yun ang gagawin. Pwede nyo siyang gawin sa bahay, pero let's go to the module muna, no? Okay. So, sa module ninyo, wait lang, play natin yung music para medyo alive. Okay. So, ito ang ating PE activity. So, warm-up activities. Ito ay introduction to arnis. I heard meron yata akong mga or ilang mga estudyante ngayon sa grade 7 na dating nag-aarnis nung grade 6 or nung elementary. Okay? Elementary days. So, pwede nyo akong i-approach or i-message, sir, nag-aarnis po ako. Ganto-ganyan. Okay? So, yan. Activity number 1, warm-up exercises. Okay? So, nakita nyo kanina, no? Meron tayong iba't ibang mga activities. So, yung warm-up na yun, ibabase natin dun sa dynamic exercises natin. Okay, yung jog. Okay, jogging. Alam mo yung jogging, di ba? So, sir, wala kaming space eh. Okay, pwedeng mag-jog in place na lang. Okay, for 1 minute. Okay, pero kung medyo hindi kaya, kahit 30 seconds, okay lang. Okay, pero kung kaya ng 1 minute, go. And then number 2, side shuffle. Nakita nyo kanina, yung parang sa basketball. Okay, teka lang, review natin yung ano. I-review natin yung video. Wait. Okay. So, ito yung video, di ba? Okay. So, kita niyo yun. Okay. Yan ang kanyang tinatawag natin na side shuffle. Okay. Side shuffle. Okay. Yun ang side shuffle. Okay. Yung tinutukoy dito. Left foot leading for 20 seconds and side shuffle, right foot leading for 20 seconds. So, pwede nyong gawin, yun, ganun na lang, no, balikan para mas madali sa inyo. So, side to the right, and then, parang sa basketball, tapos to the left. Okay? And then, number 4, karyoka, left foot leading, 10 seconds, tapos, karyoka ulit, right foot leading, 10 seconds. So, pwede nyong gawin, ganito rin, yung kanina, no, sa video. Karyoka. Pwede papunta doon, tapos pabalik. Okay? Okay, so yun ang gagawin natin. Okay. And then, after that, meron naman kayong, nasa na number 6? Butt kick for 10 seconds. So, for that, ito naman yun. Ito na ba? Butt kick siya tinatawag kasi ulit. Yan. Tignan niyo yung kanyang yung sakong niya. Yung paa niya, no? Maabot dun sa likod, sa puwitan, no? Sa butt natin. Kaya butt kicks ang tawag dun. Alright? So, yun siya. Okay, and then next, number 7, high knees for 10 seconds. Ano naman yung high knees? Okay, ito naman siya. Pakita natin ulit. Yan. High knees kasi. Yan. Kita niyo yung ano niya. Kita niyo yung tuhod niya. Yung knees. Okay? Mataas. Kaya high knees, no? Yan yung gagawin ninyong high knees. Yan ang high knees. Okay? Yeah. All
Right. So yan ang high knees. So yun yung mga mga warm-up exercises na gagawin ninyo. Okay, you can do it on your own at home. Mas maganda kung may time kayo para gawin siya, no? Kahit every day, mga 30 minutes or 15 minutes, no? Gawa niyo siguro yan, tapos na yan, mga 10 minutes. Kasi kailangan natin yan for arnis. Kung kayo ay interesadong mag-arnis din at gusto niyo matuto, kung hindi naman, kahit basic, no? Kailangan niyo rin yung mga yan. Okay, so let's go to the next part. So we have here dynamic stretching. So here are examples of dynamic warm-up exercise or exercises that you may want to use before involving in vigorous activity. So ito daw yung mga movements na or exercises na pwede natin gawin before tayo mag-engage dun sa isang medyo mabigat na activity, no? Sabihin, kailangan talaga na minsan explosive na movements. Yan. Sa arnis, ganun, di ba? Okay, side shuffle, nakita natin kanina yan. Okay, karaoke, nakita rin natin kanina sa video. Pwede nyong balikan yung video if you want, no? Tapos, meron tayong high knees. Okay, we also have the knee hug with calf raise. So, yung tuhod, inaangat, tapos hawakan natin siya ng kamay natin. Pwede nyong balikan yung video, no? Tapos, single leg, single leg deadlift. So, yan yung itsura niya. Okay? Itsura niya. Kanina, pinakita rin doon sa video. Tapos, lunge and twist. Yan, pinakita rin sa video yung kanina. So, nagla-lunging ka, tapos, nag-twist ka, no? Kabilaan yan. And then, toe touch. Makikita nyo sa illustration, inaabot yung paa. Okay? Ayan. So, yun yung mga yun. Okay? Makikita nyo yan sa inyong module. Tapos, C. Design your warm-up exercises. Ang procedure, decide on what type of music you will use. Okay, speaking of music, play ulit tayo ng music. Ayan. Tapos, kahit anong music, no? Tapos, choose the type of exercise you will include in your cardiovascular warm-up exercise. Kaya calisthenics, dance, or hip-hop, no? Kayo bahala doon. Pwede, yun na. Mas madali kung medyo sayo, no? The steps. So, kayo na bahala kung anong combination. Okay? Tapos, use the table below. Write your exercise plan on it. Okay, remember. Ito sabi, remember, good warm-up exercise involves the whole part of the body from head to foot. Okay? The proper warm-up prepares our body in performing different activities to avoid injuries. Kailangan daw natin ng warm-up para pag tayo may ginawa activity, hindi tayo nai-injury. Okay? So, kailangan yan. Nagpapainit muna tayo ng movements, no? Tapos, take mobile pictures while doing the activity. Print it or send it to your teacher's messenger. Ganito gagawin, no? So, kung kayo ay may kakayanan na mag-picture, mas okay yon. Pero kung wala, walang problema sa akin. Okay? So, yun lang. Kunyari, kayo ay nag-high knees, no? Pwede kayo mag-picture or kayo ay nag-karaoke. Pwede picture. Or kung video, mas okay, no? Kahit saglit lang na ano, na video lang. Kahit ilan lang din. Okay. So, ito yung rubric natin. Ito yung basehan natin kung paano kayo ma-scorean. So, indicators, ito yung mga yon. Excellent, 10 to 7 points. Good, 4 to 6 points. Developing, 0 to 3 points. Okay, excellent, 7 to 10 points. So, performs the dynamic stretching correctly. Tama ba yung pagkakagawa? Displays precision while doing the movements. Okay, pinapakita nyo ba yung tama ba yung exact, no, yung precision niya, yung sakto talaga. Tapos, show positive attitude in performing the activity. Kasi merong mga nag-exercise na kaganda. Kasimangot, no? Kuba ay pag nag-exercise, talagang pinapakita mo na you are really into it, no? Pinapakita mo na gusto mo yung ginagawa. Nag-exercise ka, gusto mong maging malusog. Okay, so yun yung mga yan. Okay. Next, warm-up exercise plan. So, gagawa kayo ng plano ninyo. So, name of exercise, meron diyang lima. Pwedeng jogging, pwedeng karaoke, pwedeng high knees, but kayo bahala dyan.
Tapos lalagay nyo kung repetition, ilang counts, no? 10 ba? 10 counts ba? So kayo bahala, no? Kahit ano lang muna, mababang bilang lang muna para unti-unti pataas ang pataas yung level ninyo. But for now, no, para hindi kayo basta-basta ma-injury, start from the simplest. Tapos number of sets. Kunyari, what do you call this? High knees, no? High knees, kunyari, lima lang muna. Lima, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, after that, eto ka naman, kung ano man yung lalagay mo dyan. Tapos after that, put ka dito. Ilang set mo siya ginagawa? Tatlong beses na lima ba? Dalawa lang? Lalagay mo dyan. Tapos another here, kung meron ka pa, number 6 na to eh. Name of exercise, ganun din. Okay? So, kunyari rito, lima lang, okay lang yon, kahit wala na rito. Kunyari, tatlo, ikaw bahala, no? Gagawa ka ng exercise plan mo. Warm-up exercise plan. Pero mas maganda, at least lima. Tapos total number of minutes. I forgot. This is the cardiovascular warm-up exercise, yung kanina. Tapos stretching exercise, ito yon. Ito yung stretching. Saan ba yung kanina? Cardiovascular warm-up exercise, ito yon, mga yon. Ha? So, pili kan lima dyan. And I forgot to tell you. Heart rate after warm-up. So, lalagay nyo yung heart rate nyo. Paano nyo makukuha yon? Okay, but to get your BPM or beats per minute, put your middle finger and index finger to either radial artery, radial artery on your wrist or your carotid artery in your neck. So, pwedeng dito. Kita nyo ba? Hanapin nyo yung pulso o kaya dito. Ayan, pwedeng dito. Tapos, bibilang kayo ng, okay, count how many beats occur in 10 seconds. So, bibilangan nyo lang 10 seconds. Habang 10 seconds, pag-start, bilangan nyo kung ilan yung tibok, pintik, kung ilan yung pintik sa 10 segundo lang. After 10 seconds, stop. Bilangan nyo kung ilan yun. Kung ilan yung nabilang nyo, multiply nyo by 6. Kunyari, sa 10 segundo, may nakuha ka na 5. Ay, sorry, sobrang. Sobrang bagal naman yun. May nakuha kang 11. So, 11 times 6. 66. So, yun ang ilalagay mo dito. Okay? Malinaw yun, ha? Okay, balik tayo dito. So, yun. Ito yung cardiovascular warm-up exercise. Yun yung kanina. Tapos, stretching exercise. Dito kayo babasa sa dynamic. Okay? Dynamic stretching. So, ito siya. Ayan, ayan siya. So, bukod pa pala to. May lima pa dito. Okay? So, kailangan may sagot din yan. The next activity, my physical activity routine plan. So, below is a table wherein your physical activity routine plan will be shown. This is significant in assessing your fitness level. Okay? This routine may serve as your fitness program for lifetime use. Pwede siyang gamitin habang nabubuhay kayo. Okay? Pwede siya. So, plan your 1 week physical activities and write these on the first column. The duration of each physical activity is at least 30 minutes. So, 30 minutes siya at least, no? And then, put a check mark on a corresponding day whenever you successfully perform a specific day. Kumbaga, imomonitor niyo yung sarili niyo. Okay, tapos total number of minutes you spend in performing these activities. Okay, so dito nakalagay 30 minutes for each physical activity. Okay, the duration of each. Okay, pero kung di kaya ng 30 minutes, actually medyo maano yun, matagal yun. So kung meron ka 10, 300 minutes ilang ano yun, ilang oras yun. No? So pwede siguro i-modify muna nito. I-modify itong 30 minutes na yan. Okay, so my daily physical activity, number of minutes, that's the Monday, Tuesday, naputo lang kasi ito eh, hanggang Sunday. So ito, lagay nyo kunyari dyan. So ano activity, kunyari, lagay nyo high knees. Ano ba nakalagay doon? Physical activities. First column, okay. So lagay nyo high knees, kayo bahala, high knees, butt kicks, karaoke,
Okay? So, lima yan. Tapos lagyan nyo, number of minutes kung ganun siya katagal ginawa. Tapos check nyo dyan, kunyari dito. Monday, ginawa ko ba siya? Check. Tuesday, ay, nakalimutan ko. Wednesday ko na ginawa. So, walang check. Ito yung check. So, checklist lang ito. Okay? Okay, so did the recording of your daily activity make you more aware of your daily routine pattern? Why? Will you use this physical activity routine as a daily part of your life physical activity plan? Gagamitin mo daw ba yon as part ng buhay mo? Maga everyday ba? Gagawin mo ba siya? Okay? So yung mga sagot dyan, ilalagay nyo rito sa space nito. Okay? Dito nyo ilalagay yung sagot ninyo. Again, pwedeng Tagalog. Okay? So ito, did the recording of your daily activity make you more aware of your daily routine pattern? Kumbaga naging aware ka ba? Ano ba Tagalog ng aware? Naging basta yun, natandaan mo ba siya? Naging maalam, naging kumbaga hindi ko magets yung Tagalog. Basta yun, aware. Ano ka, parang nare-remind ka ba na uy, everyday kailangan kong gawin 'to. Okay? Bakit? Sagutin mo. Okay. And then will you use this physical activity routine? Gagamitin mo ba yung routine mo na ginawa na yon, na ginawa mo rito bilang parte ng iyong physical activity plan? Okay? Okay, sa iyong buhay. Gamitin mo na ba siya? Kunyari ako, nag-workout ako kasi bumibigat ako. So, ginagawa ko na siyang part ng buhay ko. No, every other day, nagkakaroon ako ng workout. No? Pero may mga days na na-skip ko kasi nga busy sa trabaho. Okay, but still, I make time para makapag-workout ng kahit simple lang. Okay, activity number 3, me and my portfolio. So, yan. Make a written journal of your everyday routine for a week. So, sa isang linggong plano mo, gagawa ka ng journal. Kumbaga, isusulat mo. Sir, saan namin ito susulat? Okay, this is personal. Kunyari, meron kang notebook na maliit. Sulat mo lang doon. Yung date, lagay mo yung date. Tapos, ano yung ginawa mo activity, sulat mo yon. Pwede yung Tagalog, walang problema. Ako dati, nung high school ako, meron akong journal din eh. Nalagay ko dati. Pumunta ako simbahan, tumugtog ako, kumanta ako sa choir. Ayan. Ito naman, gagawin nyo sa physical activity. Okay? So, kunyari, ako po ang nag-jog in place for 3 minutes. Lagay ko dyan. Okay? Have 2 pictures of your exercise habits and put it in your portfolio. So, pwede nyong, pwede kayo, kung may printer kayo, mas maganda, mas gupitin nyo yun, dikit nyo doon, no? Doon sa journal na yon. Kunyari, nag-exercise ako, lagay mo na, so may picture ka, dikit mo yon. Tapos, create a short video presentation of your exercise routine, okay? So, sa atin ngayon, ang gagawin natin is, for this week, third week, tapos na tayo sa art ng output, diba? Yung main output natin na ipapasa sa akin. Ngayon naman sa PE tayo. So, you will create a video presentation. Ano lang, kahit siguro mga 30 seconds na ano. Pakita nyo lang yung movements ng mga exercises na diniscuss natin kanina. Para lang makita natin yung movement. Okay? Kahit 30 seconds lang para hindi makonsumo sa data pag sinend sa akin or sa memory card ng inyong phone. Alright? Okay? So, ganun siya. Kung kaya nyo ng 1 minute, okay, walang problema. Especially sa mga may Wi-Fi. Okay, that's it. And then, now, let's proceed to health. So, sana malinaw na tong PE. Okay? So, again, you can just go back and rewind this. Replay this. No? So, health activity tayo. So, compare me ang title niya. What changes in the health dimensions during your childhood stage? Okay? Childhood stage and adolescence, yung stage nyo ngayon, okay? Did you recognize? Ano yung mga pagbabago? Okay? Physically. Okay? Ito, physically. Physical changes and development. Kunyari, childhood mo, ikaw ay, let's say, sa mga lalaki. Nung child ka, maliit ang boses mo. Example lang to, ha? Maliit ang boses mo nung childhood stage. Nung adolescence na, napansin mo na bumababa na yung boses mo. Dati pag nagsalita ka, ano eh, kanyari gano'n, hi mama, hello mama, gano'n. Pero nung naging nasa adolescence stage ka na, medyo lumalaki na yung boses mo, no? Bumababa na yung boses mo. So, pwede mong lagay dyan.
Okay? So, meron tayong hanggang 5. So, sulat nyo dyan. Okay? Tapos, mental or intellectual changes. Kung bata ka, nahihirapan ka magsagot ng basic math problems. Pero nung ngayon, high school ka na, adolescent stage ka na, mas nadadalian ka ng umintindi ng mga math problems. So, pwede mo lagay dyan. Ngayon, bata ka, konti lang yung alam mong English na salita. Ngayon, mas marami ng alam mong salitang English. Okay? Emotional. Nung bata ka, kunyari, madali kang umiiyak kasi sensitive ka, no? Konting bagay lang, umiiyak ka kapag ka, no? Pag di ka pinansin ng kaibigan mo, umiiyak ka na. Pero ngayong high school ka na, okay, iniisip mo muna kung karapat-dapat ba na ikaw ay malungkot. No? Nag-iisip ka na ng mas maayos para sa nararamdaman mo. Okay? Social changes. Nung childhood ka, no? Kahit sino kalaro mo, basta nakita mo. No? Pero nung ikaw ay naging adolescent stage ka na, andun ka na sa part na yon, medyo humahanap ka na ng mga kaibigan mo na medyo katulad mo na. Okay? So, pwede mo lagay yung, ayun, paikisalamuha, no? Paikipag kaibigan, yan, social lang yan. Okay? So, yun ang mga ilalagay nyo dito. Okay? Mga pagbabago. Okay. Medyo matagal yung ating discussion, no? Nasa 47 na tayo, 47 minutes na tayo at ngayon. So, reflection time, alam nyo na gagawin dito. So, tell me more, okay? So, ano yung mga natutunan nyo? Okay? Sa music, don't mind the day one. Just, ito yung music para sa module na to, ha? Ano natutunan mo sa music? Sa arts, anong natutunan mo? Sa physical education, PE, anong natutunan mo? At sa health, anong natutunan mo? Okay? So, maraming salamat ulit. At kayo ay makapag-aral na maigi kahit na may pagsubok tayo ngayon. Enjoy lang mga anak at magdasal kayo, ha? Kung kailangan ng tulong ni Sir, chat lang kayo sa akin. Pag nabasa ko yan, sasagutin ko yan. Okay? And again, magbasa ng maigi bago magtanong. Okay? So, I'm going to see you again for the next week para sa ating discussion gaya nito. And I hope kayo ay kayong lahat ay magiging matagumpay sa inyong mga tatahakin. Okay? So, maraming salamat. Goodbye muna si Maestro. Bye-bye. Ingat kayong lahat.